Hello po. Gusto ko lang i-share sa inyo yung experience ko sa pagpapa-fix bridge. So, nagpunta pa ako ng dentist ko noong Monday. So, ngayon po is Friday. Babalik ako sa kanya para ilagay ata yung aking fix bridge. Noong una, wala akong idea kung ano ba yung fix bridge, ano ba yung mga gagawin. Kasi yung ano kasi guys, yung ipin ko, talaga medyo sungal siya. Sungal na malalaki. Kaya pangit siya kung i-brace din. So, ang suggestion sa akin ng dentist ay ipa-fix bridge ko na raw para daw mas maganda. So, nung Monday, pumunta nga ako sa kanya, parang ano niya, ang ginawa ng dentist is kiniskisan niya, bali anim ng ngipin to, kiniskisan niya. Medyo mangilo at masakit. Ganun yung pakiramdam kapag fixed bridge pala. And then yung injection niya, talagang mararamdaman mo yung, parang after niyang itusok, mararamdaman mo yung sakit. Siguro dahil yun sa anesthesia, siguro malakas yung anesthesia pag ano, pag pa-fixed bridge ang procedure. So ayun na nga, medyo naluha-luha pa ako noon kasi ang sakit talaga at mangilo siya. Tapos, after niya kiskisin, akala ko may ilalagay siyang parang temporary na gagamitin ko pa uwi. Pero wala siyang nilagay. So, nagtiis ako ng almost 4 days. Imaginin mo yon, 4 days ako nagtiis na ganito yung ngipin ko. Ganyan. Actually, masakit siya. Every night talagang maiyak-iyak ako. Umiinom lang ako ng Mifenamic para kahit papano matanggal yung kirot at yung sakit nga ng aking ngipin. Kasi ang ngilo-ngilo niya guys, as in, maanhan mo lang siya ng tubig. Pag iinom ako, parang iwan, parang hindi ko kakayanin yung ngilo. At kapag kakain naman ako, ganun din. So, tiniis ko yun ng 4 days. Hindi ko lang alam dito yung mga ibang nagpa-fix bridge kung after kiskisan yung ngipin nila is nilagyan agad sila ng temporary teeth. Hindi ko lang alam. Pero sa akin kasi, ang ginawa sa akin, after kiskisan, pinauwi na ako ng aking dentista. So, yung price niya, nito, kasi ano to eh, 10 yung ipapagawa ko. Kasi ang sabi sa akin ng dentista ko is pagsabay na raw lahat yung nasa taas para isahan lang daw nagawa. So, next vlog ko guys, sasabihin ko sa inyo yung price. As in, pwede na siya makapagawa ng bahay, yung presyo nito. Ewan ko lang kung mahal yung singil sa akin ng dentist ko, pero hindi siya sa akin guys nagbigay kahit man lang discount. Pero okay lang yun, kasi kaya naman, kahit papano. Pero mas maganda pa rin kung bibigyan ng dentist yung mga patient nila ng discount. Kasi syempre, kahit papano malaking tulong yun sa atin. So ngayon nga, is babalik ako sa kanya para ilagay yung aking ngipin. So hindi ko pa alam kung ano na naman procedure. So hindi na ako guys nag-video kung paano niya kiskisin. Kasi para lang din naman siyang pasta. Di ba ang pasta, kinikis-kis din naman talaga? So, yun. So, yun yung nangyari nga. Saka, marami rin akong na nagsasabi na maganda ang fixed bridge. Meron din nagsasabing hindi. So, ipa-vlog ko na lang ulit kung ano yung totoo ba talaga based on my experience. So, yan muna guys ang aking vlog for today. So, wait nyo na lang po ang aking another vlog pag nailagay na po yung aking ngipin. Salamat!